marami sir kami natutulungan. Exactly. Pero marami sir din kami sir na hindi natutulungan. Mm, the reason why is hindi kaya lahat. Magandang balita in darating. Kung ano yung tanggapin, di wag. Di bali ng... Wala ka pera. Oo, basta wala kang kainin. Basta wala ka utang kasi... Hindi ko malaki pagbabago po sa buhay namin. Sobrang laki na bago sa akin. Sobrang talaga. Laki. Malaki po. Siguro napakalaki. Hindi kami sir matulungin at hindi rin naman din kami sir madamot. Madamot. Correct. Nasa gitna lang kami sir. Okay. Ay, sir, kung ibibigay namin lahat sa tao, walang matitira sa amin. At the end of the day, yung normal people pa rin. Yes sir, tao lang din kami na parang... Pero paano mo sila naengganyo na ituloy, I mean, samahan ka dun sa content creation journey? Pera sir. Hello guys, good evening, good day sa inyong lahat, especially sa mga Creative fans and followers. So again, this is Mr. Edmar po, I'm the Creative founder. So this one special interview po natin, kasama po yung aking business partner and also yung kanyang family, Chief Marketing Officer po ng Creative Management Inc., si Mr. Gavin Capinpin, aka Sir Gavin. Ayan po, so napaulakan po tayo for this special interview. Kasama po ang buong Capinpin family dito po sa kanilang Capinpin sa Cabanatuan. So katabi po, usually katabi ni Sir Gavin, si Ma'am Elma, si Captain Kelsey, si Tita Beth, si Mama Beth, si Chief Allen, and especially si Kalo. Yeah. So dito po sa ating special interview, as usual, yung mga gusto nyo pong itanong about sa kanilang content creation journey, di-discuss po natin dito, usisain natin sila kung paano nagsimula yung journey nila sa pagko-content. So start natin kay Mama Beth, kasi siya yung ina ng ng tahanan. Okay, so Mama Beth, yung siguro yung pinaka-question ko is meron kang family na nagko-content. Nung una ba, automatic sinuportahan niyo po agad sila doon sa gusto nilang gawin? Honestly, ako po hindi. Bakit dito, Beth? Anong eh, bakit kasi hindi? Kasi feeling ko puro kasutilan. Kalokohan. So parang kayo, medyo parang skeptic ako, pa kayo dati. Oh. Hindi ko siya pinapansin, hindi ako naniniwala ko ano yung... totoo, sir. Pero yung page nyo, na-create 2019 eh. Parang yung pinakauna, yung Sir Gavin. Oh. Pero ano yung paano ka nag-start na content creation? Natatakot nga din sir ako nung una nun dahil nga puro kalokohan. Tapos yung page ko na yun, kinreate ko siya dahil teacher ako. Tapos sir, may ilalaban akong short film nun. Basta may short film ka dati. Tapos, kaya sir, pinangalan ko Sir Gavin para informal. Tinagalog ko lang yung Sir Gavin. Kasi dati yung page siya po is Gavin Capinpin. Gavin Capinpin lang po, Sir Gavin. Tapos ayun po, kinakabahan ako dahil licensed teacher ako. Parang iniisip ko nang, matatanggalan na ako lisensya. Ako lang ata yung teacher na ganito. Parang ganito. Pati siya, inaano niya ako, sir, parang, uy, baka ikaw matanggal lang. Eh, ang mga ginagawa ko lang naman po, mga memes. Mga memes, mga hugot. Kaya hindi naman po, kumbaga baka alam po, sumagad yung kalokohan ko. Pero kasi, ito, nung isang araw ko lang nalaman, although nakakwento mo na naman, nag-share kasi si Sir Ogag ng isang particular video. That was 2016. Awa. May kalokohan na kayo nila, Kelsey, na ginagawa. Parang sabihin, that year pa lang. Ay, yung pera? Oo, yung pera. Pinagaya ata si Papa mo. So, ibig sabihin, 2016 pa lang, may mga ganong ano na kayo. Actually, sir, 2012 pa? Okay. Actually, sir, 2009. High school. Okay. Kung kilala niyo, sir, si Kuya Jobert. Ayun. Jobert. Kuya Jobert, Austria. Yes. Sobrang idol namin yun. Nung first year high school ako, sir, noon, may nag-trending akong video na pinost na isang artista, ginagaya ko si Kuya Jobert. Doon ko naramdaman, sir, na ang sarap mag-video. Tapos napakadami ko, sir, video na hindi pinopost. Tapos, yun nga, nung gumawa ako YouTube, pero wala pa sir, ano, walang kita-kita sa YouTube. Wala pa monetization. Parang ano lang. Paypal. Gawa ako, keyboard ako, ano ni pinopost ko. Tapos sa mga kabarkada ko naman, yung ginagaya ko nga si Kuya Jobert. Kasi sobrang si Kuya Jobert yung namamayagpag sa YouTube sa Pilipinas. Ganun sir. Kaya ayun. OG yan. 2010, mga 9. Pero natatandaan ba yung first content mo? Nung doon sa
Sir Gavin mo na page? So, ay, Sir Gavin page ko po. Uh-huh. Ang pinakaunang content ko po doon, yung po yung, yun nga po yung short film na ginawa ko, yung ibang klase, na parang ang kwento, sir, noon yung estudyante and teacher magpapaalam na kasi gagraduate na. Oh, okay. May storytelling, kumbaga. Ayos. Ano yung sinusulat mo din yung story? Hindi, sir. On the spot yung ginawa ko. Tapos, shoot. Ano lang siya, one shot, short film lang siya. Tapos may kwento lang. Ganun. Kasi sabi ng mga estudyante, gusto rin daw nilang magkaroon ng memories. Na sila din yung unang advisory ko na mapapagraduate ko. Kaya, sir, parang okay na okay din sa akin. Ganun. Okay. Pero nung time na yan, na nagko-content ka na, talagang pinush mo na ituloy-tuloy mo na siya o na, may moment na parang gusto mong ihinto kasi nga... Hindi, sir. Wala akong pakialam nun eh. Talagang push talaga. Kasi, talagang... sir, nagtuturo lang naman, sir, ako nun. Kumbaga, after nun, ang ginawa ko na yung nag-meme nga ako. Kunyari, yung, ay, ma'am, mamahaling kita. Kasi gusto ko lang, sir, magpa-epa lang sa school. Tapos, eh, alam ko nun na, uy, ang supporter ko, mga estudyante ko. Pag di ako sinira na ito, mamayin na siya. May viewers parang, ka lang. Parang ganun sa rin nasa isip ko. Okay. Pero di ko akalain na, yun nga, ang una talagang supporter ko, mga estudyante ko. Okay. Estudyante din yan, naghahalo. Oo, naghahalo. Kaya sa rin talaga yung unang baseline namin yung estudyante. May mga fans kayo agad, kasi talagang susupport pagdating sa ano. Pero paano mo sila naengganyo na... ituloy, I mean, samahan ka doon sa content creation, Jordan. Pera, sir. Pera is the key. Hindi kami magpapaka-plast. Yung nung una, sir, talaga hirap. Kasi nag-monetize ka na doon. Hindi, time. Sir. O, wala pa. Namumunan talaga ako. Okay. Napakasama ng ugali ng mga yun. Sir, maaalala niyo ng video namin nag-trending, yung urong. Oh, yes, di ba, yes, sabi yes, ko, pag nag-urong ka, 1K kay Allen. Yung 1K na yun talagang binigay ko, pero yung that time, yung 1K na yun, sobrang higpit. Alam mo, sir, yung magiging blade na sa wallet mo. Kasi ayaw mo gaso siya. Kaya, sir, namumunan ako sa kanila. Tsaka, sir, sila, wala silang wish yun. Kasi, syempre, si Allen nag-aaral. Nag-aaral. Sige, si nag-aaral. Wala silang pakialam, sir, sa ginagawa ko. Noong una, tinatawa na sila. Oo. Di ba kayo naniniwala? Ikaw talagang ano lang. Di pa po. Tsaka sobrang, kaya sumama din po kami, sobrang boring po dahil talagang pandemic. Tsaka may pera po talaga kasi. Pera talaga. Kasi isa pa pagkain yung inaano. Yes, yes. Kaya sumunod, sir, yung isa, nag-ano na kami, Jollibee. Sir, kami, hindi naman kami nakapag-Jollibee basta-basta eh. Siguro kapag may uwi lang si Papa, galing sa sugal, mga gano'n. Pagpanalo. 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 Bihira. And at that time, sir, parang meron ako kakasahod. O Jollibee naman ka ako. Yun, sir, yung mga reward system. Pero sobrang mahal, sir, nung time na yun sa amin. Pero natatandaan niyo kung saan kayo pinaka-pumutok pagdating sa content creation? Yun siguro, sir. Yung urong. Opo, yung urong. Okay. Pero nung time na yun, kasi nakikita ko, andun pa yung papa nyo, si Tito, na kasama pa sa content that time eh. So talagang minahal kayo ng mga tao kasi talagang family-oriented din sa akwela talaga yung mga content. Tapos yung mga content ideas, sino yung nag-iisip ng content ideas na usually? Usually po talaga ako. Kumbaga tumutulong lang po si Papa noon. Sinasabi niya yung mga ibang kalokohan niya nung mga pagkabata. Pagkabata. Pero usually, sir, ako talaga. Araw-araw ako. Kumbaga, sir, may idea si Papa noon. Ititweet mo lang siya. Oh, yun, sir. Yeah. I-enhance ko lang. Uh-huh. Minsan naman, sir, pag may kwentuhan, doon naman kami sa page ni Allen. Okay. Ano naman, sir. Kaya, usually, sir, ako parate. Then... ang kagandahan, sir, sa amin, kunyari, nakaisip na ako, itatanong ko na sa kanilang, okay? Mm-mm, so, okay. Parang kami din lahat, sir, may consultation. Opo, kasi minsan, sir, naiisip ko, tawa akong ganyan, ito akong ganda, nung pinaliwanag ko sa kanila, parang kapangit naman. Oo nga, ano? Kasi yung point of view nila, eh. Sir, sobrang dami na namin ganun na, ay, tawa ako sa isip ko, pero, ay, parang pangit nga, nung nakikwento ko na, parang ganun, sir. Kasi, iba rin, sir, kapag meron kang support system ng pamilya mo, tapos totoo. Iisa lang yung gusto nyo, parang ganun, totoo, sir. Totoo. Pero ito, tanong natin, ilang taon ka na sa, ilang, ngayon? Bali sa 19 po. Ngayon, totoo. As malulugi yung creative. 1997, sir. Ikaw yung pinaka... Ayan ba, para? Alam naman ng lahat po si Sir Gavin ang pinaka-pangalan. 1997. Tapos after mo, si... si Allen. Si Allen, ilang taong ka na? 19.
23. So ikaw, 24. 26, sir. Tapos next, si Kelsey po. No, si Kelsey. Ilan taong ka na, Kelsey? 90. So, Elma, ilan taong ka na? Napaisip. 27. Maka niya po ang pinatulad. Si Kalo. 20. O, kasi Kalo naman, kasama niya na siya before na nagko-content. Nag-add up na lang siya doon sa... Ano pa lang siya, bata pa lang siya, gusto na siyang kunin ni Papa. Okay. Kasi po si... yung nanay po niya nasa ibang bansa. Mm, yes, yes. Ngayon, tinatakas po siya namin siya sa Bulacan. Okay. Ang mahirap lang taga po... Taga-Bulacan ba si Kalo? Ang mahirap lang po kasi sa kanya, may pasok pa. Mm-hmm. Tsaka walang makakatulang yung lola namin sa palengke. Kasi po, may palengke kami. Big time po kami. Sana! Di po, yung parang may pwesto. No, may pwesto. Kaya siya po kasi yung katulong doon. Dahil silang dalawa yung kakambal niya. Okay. Kaya sir, nung ano, tinatakas namin... Then, gustong-gusto rin po kasi ni Papa kami din dahil yung ugali niya nga po, parang ka-wavelength nung vibes namin, vibes, ganyan. Yun nga eh. Kaya Jajayin po, talaga ayun, kayo. Nung nagsisimula po kami, nung una po, hindi po talaga namin siya kasama kasi nga po, pandemic nun. Mm-hmm. Wala po pagkakataon na magkita po kami. Oo, correct. Kapag kami po ni Elma din, hindi kami nagkikita. Muntik na po kami mag-ano nun. Opo, yun yung iniskampanya ako. Tapos nag-pandemic na po. Di na po kami nakita ni Elma noon. Pati ni si Kalo, di na rin po namin makasama. Anong year na si Kalo nag-jump in sa pagko-content? Noong 2021? Hindi ma. Meron pa. Bago pa lang mawala si Papa. Siguro po grade 12. Oh, grade. Ganun. Ang hirap naman. Anong year? Hindi. Anong grade? Si Kalo? Sabi sa isang bobo din. Oh, okay. Kaya nahirapan din ako. Alam anong year? Anong year yun? Nasasama-sama na nga pala siya. Nasasama-sama na. Tapos sir, hindi kami nahirapan kay Kalo. Dahil si Kalo, ayun nga sir, pag nagagawa kami, hindi na kami nangangapa. Parang iisa na kami na... Nag-jive kasi kayo. Kasi sir, kapag nakikita niya kami nag-aaway, okay na rin kasi lagi araw-araw na kami nag-aaway. Like normal na. Normal. Pero in all fairness po, sobrang nasubaybayan din ng mga audience niyo, ng mga followers niyo. Yung talagang journey niyo, katulad niyo, nasa bago na kayo, sa bagong tahanan, sa Camp Pinpin. Eh, nung time na nagpunta pa kami sa inyo, doon pa sa kabilang bahay sa pa. Bahay. Oo, talagang ang laki ng binago ng content creation din sa buhay niyo. Pero siyempre, sa nag-share ka na, gusto kong malaman si Ma'am Elma. Nung time na nagko-content na siya, ano naman yung nasa isip mo noon? Parang nakikita mo ba na... Uy, yami boyfriend ko! Ganon, may ganon ka ba? Na, parang, or means, parang na-off ka pa na, ano yan, ano pa yung ginagawa niya? Ganon, parang na-curious ka din? O... Yung totoo po, same po kami ni Tita. Talagang, parang ayoko po siyang ituloy. Ah, okay. Pero ina-advise mo siya na huwag ituloy o... May mga videos lang po na parang, ay, wag yan, ganyan. Okay. Dahil nga po teacher, parang limited din po yung galaw. Oo. Siya po yung principal ko. Okay. Siya yung lumayo sa... Pag sir, nag-post ako. Tagapayo, ganyan. Uy. Ano naman yan? Okay. Kasi syempre, as profession, teacher po sila. So talagang medyo ano talaga tayo sa details ng content na ilalabas para hindi makasira sa credibility ng mga guro. Di ba? Kasi you represent yung mga teachers. Eh. So mahirap naman kapag... content lang tayo ng content yun, na may maapektuhan. Yun, sir, yung pinaka-iniiwasan namin. Lalo na, sir, nung habang nagtuturo ako, nagko-content ako. Mm-hmm. Kasi, sir, syempre, apektado nun yung image ng teachers, yung mga batang nanonood. Kaya, sir, ang ginawa ko, inunahan ko na nag-resign na ni Charot. Mamaya tayo pumunta dyan. Mamaya natin pumuntaan yung pag-resign mo. Inano ko na sa kanila na... papakita ko na lang kung ano yung personality ko talaga na totoo. Pagpapakatotoo. Pero, at the same time, parang hindi below the belt. Which is napakaganda sana nangyari dahil walang naging negative feedback sa amin. Puro, ayong ulit naman teacher na yung ganun lang. Totoo. Lang. Ang pugi naman teacher na. Ang gwapo, ang bait, no? Pero, ito lang, isang question din. Kasi katulad yan, nag-aaral pa sila that time. Paano yung naging schedule ninyo pagdating sa kasi nag-work din si Tita Bet? Wala po. Talagang ano lang, kapag may free. Opo. Hindi, sir, pandemic nga, sir, nun. Ah, sa bagay. Ito kasi yung time na wala na lang board. Ayoko na po talaga sila makita nun. Kasi araw-araw ka na. Grabe, ay sir, yun sir siguro yung naging key namin kung bakit
sobrang sumipag kami. Sir, wala na talaga wala gagawin. Magawa. And ano sir, isang elite sir ng bahay namin din. Mm, makita mo lang, tara, video tayo. Okay na sir, kagad. Pero in-expect niyo po na magiging ganito kalakas or kalaki yung fan base and followers base niyo sa social media? Ako sir, sobrang hindi. Sobrang. Kasi so far, kayo yung talagang pinaka-tinitingala at alam mo yun, talagang pinapanood eh. Parang 6-7 po talaga. Yung talagang, kahit ako, even ako nagulat na, alam mo yun, sobrang laki din nung naging fanbase ninyo, yung consistency. Katulad nga, pag nagtatanong yung mga content creator, ano po ba yung secret ni Sir Gabin, ganyan. Hindi ko rin masagot kasi wala naman ako sa situation kung nagto-troubleshoot lang ako. Pero idea kung paano yung ginagawa, labas naman ako at the same time kung paano yung tips and suggestions, labas ako. Pero ibang klase din po kasi talaga. Makikita niyo naman sa kung yung support. Grabe yung support ng mga tao. Kasi siguro pogi yung pinakabida. Pogi yung mga supporting at mga ganda. No? Pero siguro pinakamagandang ginagawa ninyo is yung good vibes. Apo. Sobrang good vibes lahat ng contents. Sobrang family-oriented siya. Inspirational. Kahit medyo, alam mo yung kwela, pero inspirational kasi talaga. Sobrang, alam mo yun, sobrang ganda ng trajectory ng ginagawa ninyo. So yun yung isa sa pinaka-solid siguro, kaya minahal kayo ng, ng mga followers. So pasok naman tayo doon sa ano yung mga hindi nyo makakalimutang struggles pagdating sa pagko-content ninyo. Struggles? Baka may mga pinagdaanan kayo. Si Captain Kelsey. Ang mukha mo yung mic. Ano yung mga usual? Nagkakaroon ba kayo ng ano? Kasi siyempre, gusto malaman ng mga audience natin, wala namang perfect na content creation. Ano, eh. Katulad nung sabi niya, baka mamaya meron kayong hindi nagpagkakasunduan pagdating sa mga content. May mga ganun ba kayo na nagkakagalit, kakatampuhan? May ganun po talaga. Meron po. Ano yung usual yung nagiging dahilan? Bakit ano? Ano po? Hindi trip ng isa yung trip nito. Minsan po, nagiging physicalan po kasi kami. Kasi lalaki. Okay. Lumalabas yung talagang magkakapatid eh. Kakapamilya eh. So very ano. Parang puro physical lang po. Physical talaga? Pero paano naman physical. Na overcome? I mean, tuloy-tuloy lang. Ano, apologize. Tapos okay na. Pero okay lang po. Bigyan niya kami pagkain. Ano, bigyan niya kami pagkain? Hindi ba nag-apologize? Hindi, sir. Apologize. Ay, talaga? Sir, bawal, sir. Bawal. Nakasira sa mga pagkakapatid. Ano yun? Pride yun, sir. Pride, oh. Pero ano mo, nakakatuwa lang. Kasi katulad niya, nag-aaral sila. Sinusuportahan mo eh. Talagang eh, siya na po yung tumayo, no? Tita, ano naman po yung nararamdaman yun na despite na parang siya yung pumalit po na parang ama ng tahanan para sa mga ano po anak niya sa mga kapatid niya. Siyempre, unang-una, sa financial, hindi ko na siya iintindihin, hindi na ako maglo-loan. Kasi dumating kami sa punto na pati yung ATM namin nakasangla. Nasa ed. Pareho kami mag-asawa. Okay. So, natubos namin yun, hindi na ako nangungutang, hindi na ako nag-a-advance. So, malaking tulong. Uy, nag-a-advance ka pa rin kay kuya. At least hindi na sa employer na tita. Pero working kayo as government or sa government? Po. Okay. Ano pong profession natin, tita? Midwife. Po. Midwife. Okay. For ilang years na kayong midwife? 20 years. Wow, 20 years ng midwife si tita Mel. Kaya limitado din po ako, tsaka hindi ako ganun kaano sa kanya nun. Kasi baka mamaya ka ako, government employee, mabatas ako, baka mamaya bawal sa amin. Oo nga po. Baka limitado pa. Limitado kayo, talaga. Pero kailan kayo nag-open na talagang tuloy-tuloy na natin kasi wala namang, I mean, hindi naman. Siguro mas napursige po ako nung nawala yung mister ko. Okay. Kasi siya yung unang sabi nga niya. Kaya siya. Si sir kasi. Sorry na, tita. Then sabi nga ni Gabin, yung mister ko ang unang nagtiwala sa kanya. Sa kanya. So bilang magulang, ina, wala na isa, obligado at talagang dapat suportahan. Kumbaga no question asked po. Kung ano yung trip talaga nila. Kaya may time po na talagang noon ayaw kong mag-share eh. Kasi baka mamaya makita nung office mate ko o yung mga kakilala ko, baka paul na to, ganito. Government employee, maaapektuhan.
nung nawala yung mister ko, talaga ako na nasha-share-share na. Talagang a lot of support. Nung may time po na nagkasama-sama kami magkaka-opisina, hindi ko alam na, alam na pala nila, napapanood na. Nagulat kayo na medyo sikat na sila. Oo, kahit hindi ko sinishare noon, alam na nila pala. Alam na nila. Tumadaan na sa wall nila. Nagugulat na lang kayo na panood na nila. Kaya na happy naman po kasi tanggap ako nung sa work. Oh, po. So wala namang ano kasi all good vibes naman yung ginagawang content. Oh, pero may mga instances na pinupush nyo din sila na may instances ba na tipong medyo ano rin sila para nabi-burn out din and pinupush nyo rin sila na ituloy yung ginagawa nila. O talagang kadisidido talaga sila. Si Gavin kasi hindi mo ano eh, hindi mo sasabihan ng ganon kasi siya mismo. Siya pa nga ang nagtupo sa amin. Totoo kasi, siya talaga ang dumarating ano? Yung time na hindi talaga totoo. Tapos totoo na, po. Ano? Sobrang sipag. Sobrang, mm-mm. Kasi kami pagod na, mm-mm. Pero siya sige pa rin. Kailangan natin, kumbaga work, ganyan. Para yes, pagdating na ano, may sube, pag may mga activity, meron tayong anytime pwede mag na lang yung magpapalabas na lang ganyan. Oo, yes, totoo. Kami na sumusuko sa totoo lang. Kasi ito mga nag-aaral tapos ako nagtatrabaho. Mm-mm. Siya although nasa bahay siya pero yung isip naman niya ang hirap kasi mm-mm. Siya lahat iisip ng content, yung props niyan, siya mag-aano tapos ko ano yung i-visualize mo ko ano yung mangyayari, mga ganun. Oo. So alam kong hirap siya. Kami, physical lang, pero mm-mm. Siya lahat, isip, mm-mm. Bulsa. Oh, bulsa. Pero wala bang ano bro, sa tagal mo siyang ginagawa, wala bang time na parang feeling mo napapagod ka na, gano'n. Kasi araw-araw ko nagko-content, araw-araw ko nagko-content. Siguro sa pagod, pagtapos mag-shoot. Ah, pero, yun lang. Pero yung pagod na parang titigil or magpapahinga, walang gano'n. Hindi sir, kasi dream job ko eh. Ito talaga yung, yun talaga, yun yung kagandahan. Gusto mo kasi yung ginagawa sir, kasi isang importante content, parang, yun, eh. Kada isang content, pwede mabago yung buhay mo. Parang exactly. Parang ganun, sir. Pero, sir, siya, sabi nga ni Mama, hindi siya, sir, madali. I-share ko lang, sir, yung siguro, nasabi mo rin, sir, struggles. Mm, ang pinaka-struggle, sir, namin sa content. Baka hindi kayo maniwala, sir. Minsan, may scenario kami, ang video lang namin 10 minutes. Pero aabutin yung isang scene ng 70 takes. Wow, 70 to 80 takes. Ang sasabihin ko lang, sir, na halimbawa, so, ayan, dito kami ngayon sa Camping Ping kasi ganda, parang hindi maganda ulit. Mga 70, okay. 70. Kasi, sir, ang inaano na namin, sir, ngayon, hindi na sa sir about kung paano mo lang siya mapapasay tao, eh. Mm-hmm. Kung paano mo mas mapapasay yung tao kasi hindi naman na siya po pwedeng yun lang. Dapat more than that. Kaya, sir, hindi man siya, sir, perfect, dapat perfect siya sa paningin namin. Okay. Ganun, sir. Kung ano yung best namin, yung bibigay namin. Kaya, sir, yun yung isa sa pinaka-nakakapagod. Sir, yung isa sa pinaka-nakakapagod din namin. Di ba, kalaw, yun sa trick shot, naalala mo yung trick shot sa billiard. Ah, billiard. Oh. Hirap nun, ha? Inabot. Sir, hindi namin, for sure. Hindi namin siya, sir, maayos mabuti. Kaya, sir, hindi siya, sir, pwedeng, yung mismong, ano lang, mismong trick shot lang yung ulit-ulit natin. Hindi. Mula umpisa, papunta sa trick shot, doon matatapos. Mm-hmm. Kung magkakamali kahit isa, babalik ulit sa umpisa. Nagsimula kami, sir, ng 8 a.m. Natapos kami ng 4:30 a.m. Grabe. Tuloy-tuloy, sir, ganun walang pahinga. Ganun ka-dedicated yung pagkocontent. So, hindi siya biro. Hindi siya, sir, biro. Kasi, sir, may gusto kaming i-attain. May gusto kaming ano. Pero kung bibitawan mo yun, sige, ganito na lang. Ah, parang ma-apekto yung video. Parang yung quality, sir. Tsaka yung story, wala na. Oo, sir. Yun. Sir, may pasok pa po kami nun. May pasok. Nang kinabuk umaga. Pero natapos kayo, madaling araw. So, meron nyo, guys, despite na sobrang consistent na nilang nagkocontent, at the same time, matagal na nilang ginagawa, more than ilang taon na to. 3 years. More than 3 years. Going for 4 years. Magti-3 pa lang. Magti-3. Going 3 years na nilang ginagawa. Despite na medyo kabisado nila, still, nile-level up pa rin nila yung content to give you the best quality of contents na pwede niyong mapanood sa Kapingping family. So, yun na lang isipin nyo guys. Talagang, alam mo yun, pwede nilang gawin na simple. Pero gusto nila, at the same time, mapasaya yung audience na nanonood, mabigay ng inspiration. Tsaka sir, pakakala nila, ako lang yung, ano, hindi, sa ngayon sir, hindi ko na talaga kaya gumawa ng props. Mm-hmm. Kaya meron akong hinar na isang tao for props lang. Mm, okay. So siya talaga yung gagawa. Oo sir, kasi kunyari ito, kailangan ko ngayon ng
Kalapate. Mm-mm. Kalapate. So siya yung mag-aano. Dati siya. Ikaw yun. Kayo. Oo, kayo sir. Sir, nito lang yun ha, recently. Mm-mm. Pero sir, usually kapag malapit ng ganyan, kami sir gumagawa ng props namin sarili. Okay. Kung baga pag may mga matindihan lang sir na props. Halimbawa sir, yung malaking Aqua Plus. Mm-mm. Yung Serena, yung Serena. Ako na sir yun. Ah, okay. Oh, sir. Solid yung mga Serena. Ako na sir namili ng wig na. Solid. Solid yung mga ganyan. Pero yun nga, makikita niyo yung dedication nila sa bawat content na ginagawa. Pag napapanood natin, akala natin sobrang simple. Pero yung storytelling, yung preparation, yung props, yung gastos, yung creativity, halo-halo na yun eh. To give you the entertainment and quality contents na pwede niyong mapanood sa social media. Kasi somehow, you have responsibility na rin eh. Na tawag dito na talagang yung ilalabas yung content, family-oriented, good vibes. Gusto ko lang tanungin si Kalo. Since nung ito yung spotlight mo ngayon, kano ano yung naging ano mo, parang yung habang nag-start na yung journey mo with Kapinpin family, mga pinsan mo, ano yung naging ano mo, motivation mo na samahan sila at ituloy na talagang gawin nyo na siya as family? Sir, nung una po, yung hiya ako sa video talaga. Mm-hmm. Hindi ako... Typical eh, pag na, oo, nagsisimula ako. Lalo na yung live selling natin noon. Live selling sa TikTok? Hindi po, yung sa ano lang, sa may Facebook lang. Ah, Facebook, okay. Hindi ako masyadong pumapasok, sir, kasi hindi ko alam kung ano gagawin ko. Okay. Hanggang sa inaral ko po yung mga ginagawa nila. Tapos sinabi ko na lang po na kaya naman nila, ibig sabihin kaya ko din. Exactly, oo. Tapos sinasabihan ko lang po sila. Oh. Pero ang galing eh, kasi talagang iba. Solid yung naging foundation. Solid yung jibe ng mga batuhan ninyo, tapos yung pasahan nyo ng camera. Bago yung sa ganun, ikaw pa rin nag-i-edit hanggang ngayon? Ako sir, hanggang kasi ngayon. Kasi wala ka pang nahanap na editor. Wala pa sir, wala pa. Oo, so last year pa naghahanap si Sir Gavin and Kapinpin family ng resident video editor. Okay. But until now, bakit wala pang nakakaano? I mean, kasi syempre kayo yung naghahanap ng mga qualifications or ano yung skills, bakit wala ka pang nahanap sa tingin mo? Marami na sir kaming na-try, pero ang tawag dito, hindi siya sir sumasapak sa gusto ko. Okay. Kasi sir, hindi naman kailangan sobrang galing, mm-hmm, sir. Yes, yes. Kumbaga sir, kung yung skills niya sapak sa personality ng vlog namin. Exactly. Tsaka sir, hindi rin siya biro kasi napakatagal sir namin pinaghirapan to. So ipapahawak namin sa kanya. Totoo. And meron kaming timeline, sir, lagi nahabol, 6 p.m., mm-hmm. So, tinetesting muna namin, sir, kung hanggang saan yung skills niya. Minsan, sir, sobrang galing na hindi talaga capable sa amin. Minsan naman, sir, kulang. Kulang, oh. Ganun, sir. Tsaka kumbaga, hindi kasi siya ano eh, hindi siya basta video editor lang. Opo, eh. Kailangan masundan kasi yung ginagawa niyang story, opo, plus yung taste ng yung pag-i-edit. At saka ang hirap, sir, sa amin, yung isang editor na nakausap ko, ano kaya ako, ba't kaya hindi ka ako kumakahanap talaga? Sir, kasi yun sa inyo, walang kahit na anong effects. Mm, totoo. Walang kahit na anong... Very authentic. Oh, very sir, authentic eh. Ako sir, nahirapan na ika ako kung paano ko palalain jokes nyo. Mm-hmm. Nang hindi ko lalagyan ng effects na ano. Parang yun sir yung umaano. Yun sir yung hinahanap ko na dapat simple lang. Pero mapapatanong yung tao na... Sino editor na to? Parang may kakaiba. Mm-mm. Parang ganun, sir. Eh hanggang ngayon, sir, hindi pa rin... Hindi pa rin nakakahanap. Opo, pero you're still looking pa naman. Opo, ngayon. Opo. Kasi syempre, ikaw pa rin yung, di ba, araw-araw kayo nagko-content. Araw-araw. Sir. After this, baka may content pa sila, di ba, na mga nakalaya. Meron, sir. Meron. Pero yung isa pang gusto kong tanungin din, lagi itong tinatanong sa atin, especially na na-create na natin si CreaTV. Pag kinukuha kayo as part ng influencer, as family talaga kayo. Oh sir, hindi kami... Yun yung kailangan nyo din i-clear. Kasi yung iba, gusto lang si Kelsey, gusto lang si Ma'am Elma. Lagi kong sinasabi, Kapinpin family talaga siguro, sila. Siguro, sir, ano, parang depende siya sa bato ng kukuha sa amin. Kunyari, sir, ako, kung kukunin nila ako, tapos kung para sa akin lang talaga yon, nakikita ko na hindi din sila, talaga sila pwede. Mm-hmm. Pwede siguro. Kalimbawa, si Kelsey, kukunin artista, mm-hmm, siya'y magiging buhaya. No. Pwede siguro. Grabe yung mula. Susuportahan namin siya, sir. Halimbawa, sir, si Kalo. Oh, siya yung papalit kay Robin. Parang ganon. Si Elma, sa mga... Kumbaga, sir, pwede siguro individual. Pero pinipilit, sir, namin na pamilya kami. Kasi mahirap, sir, gumalaw mag-isa.
Totoo. Sobrang hirap, sir, talaga. Tsaka nasanay na po kasi kayo na talagang nagja-jive yung con. Parang kulang pag wala yung isa eh. Diba? Tsaka, sir, ano, hindi namin siya tinitingnan na work na kapag kinuha kami. Exactly. Tinitingnan namin siya as bonus, kaya wala kami, sir, pakialam kung may dumating, may dumating wala. O wala. Kasi bonus lang siya, sir, sa amin. Kaya hindi kami, hindi naman sa ano, sir, pero hindi kami excited. Exactly, na parang, exactly. Oh, asa na ba? Asa na ba? Parang correct, ganun. Correct. Parang hindi siya top priority. Opo, totoo lang kami, sir. Concentration yung ano talaga. Kilala, sir, yung brand. Tapos, uy, grabe naman magtitiwala sa mukha namin. Parang ganun. Bakit katiwatiwala ka? Kita mo nga, sir. Aqua Plus. Aquaman. Tapos biglang naging sirena. Tubig pa rin. At least related sa water. At least related sa water. Pero at least somehow, yun nga, malaking tulong din sa inyo na nakikita kasi ng mga brands na hindi na lang artista yung pwede nilang kunin as promoter. Sobrang laking tulong po sa amin. Oo, so additional, ano yun eh, additional exposure din sa inyo. Tsaka trust rating na pwede kayong mag-market ng different brands. Iba't ibang nature ng business, iba't ibang products and services. Pero ano sa tingin mo yung ano, yung pinaka na nababagay or baka may naisip ka na pinakabagay na item or product or services na pwedeng i-market ng buong pamilya? Nakikita ko lang kasing gustong-gusto kong sumali. Oh, kay TV lang eh. Wow! Pagano yun ah. Anyway, good thing na, na-brought up mo yung kay TV. Oo naman. Nung sir. Na-invite ka. CMO. Ayan, CMO, Chief Marketing Officer. Nung na-brought up ko sa iyo yung creative, tsaka ni Panyerong Norbin, nag-go ka agad, nag-go po kasi siya agad, na wala nang mahabang ano, explanation eh, di ba? Sir, feeling ko kasi para maging epidemya siya eh, na good epidemya siya na sobrang, kasi sir, sabi ko nga, sir, kung ako ka ako, kung kilala ko na yung creative nun, wala siguro, sir, ako naging mali. Mm-mm. And siguro naging lessons na yung mga mali, pero ang dami, sir, matutulungan. And at the same time, hindi nga lang siya, sir, basta family o company. Tutulungan din yung mga, kunyari kami din, ako din, mismong CMO, tutulungan din ako na baka may brands na pwede sa amin. Halimbawa ako, syempre, pang bench ako, pang pen shop, yung katawan ko. Pwede, sir, nila ako itap. Pwede nila ako itap. Ganun. Tama. Italian model. Italian model. Ganun, sir, baka kunin tayo ng ano, yun, sir. International, ang magandaan, sir, sa atin, kapag dumami tayo, ang dami nilang pwedeng pamilihan sa options, atin. Exactly. Daming options. And at the same time, sir, sabi nyo nga, sir, kayo yung nagtotroubleshoot. Creative, grabe yung maitutulong sa pag-help sa mga vloggers kapag may problema, na-hack yung page, na-demonetize. Lahat po yan, naramdaman ko na lahat nangyari at na-resolve yan nila, Sir Edmara, yung creative. Sobra-sobrang. Kasi, sir, kapag na-hack yung page nyo o na-demonetize, parang nawala. Lalagnatin ka talaga. Lalagnatin tayo. Nilagnat nga ako. That's one of the struggles kasi ng mga content creators, yes, aspiring or existing content creators, pag nagkakaroon ng troubleshooting, ng problema sa social media. So, katulad na nabanggit ni Sir Gabin, resident troubleshooter ako ng kanilang pamilya pag may mga concerns. So, kapag sa pagpapa-blue badge, kapag na-demonetize, nagkaroon ng violation, if ever naman na hindi ko kaya yung specific violation, tinirefer natin siya sa mas expert. Oo, kasi tulungan po talaga yung ginagawa natin. Kasi at the end of the day, katulad yan sabi ko sa'yo, ayaw natin na may humihinto ng ginagawa ninyong pagko-content. Kasi ngayon, iba na talaga yung power ng content creation. Iba na yung nabibigay or nababago sa buhay ng mga content creator. So ako, very honored ako nung diniscuss namin sa Creative, nag-oo ka agad. Tapos walang tanong-tanong, go ka agad and tinanggap mo yung CMO. Malaking bagay yon. Si Sir Gabin po kasi, hindi niya kailangang i-hard sell yung pagiging CMO niya sa Creative. Just by doing content, just yung siya lang mismo, pag nalalaman ng mga brands, hindi nga namin sinasabi na partner ka namin, na yung hindi namin siya ginagamit. Nagdi-discuss pa lang kami. Tapos napapanood nila yung mga content mo. Tapos malalaman na lang nila, may isang brand, particular brand kami na minit, medyo malaking company to. Nagtutok kami, nagdi-discuss kami ng collaboration sa Creative tsaka sa company nila. Napanood nila yung content mo. Tapos sabi niya, ay, company niyo po pala yun. Doon nagulat kami na from that particular content, nag-yes sila sa partnership. Wow. It's because yun nga, hindi namin ginagamit yung ano.
Totoo, iba yung nadadala ng good vibes na binibigay ninyo. So hindi hard selling na kailangan ibenta ni Sir Gavin yung creativity, kasi automatic eh. Magdalaman din ng tao yung purpose ng ano. At saka sir, ano, kung gusto nila, edi sige. Pero titignan pa rin namin. Pero kung ayaw nila, okay lang din. Kasi oo, correct. Baka akalain ng iba, sir, naghahanap tayo. Exactly, oo, totoo. Hindi totoo. Ho, parang exactly. Baala parang kayo. Sabi mo, bonus na lang yun. Opo, baala kayo, ayaw nyo, huwag. Kasi magandang balita in darating. Kung ayaw tanggapin, di huwag. Kasi exactly. Sir, totoo yan, totoo kasi yan. Sobrang, ano kasi sa akin, sir, eh, sobrang, kaya sir, kumuha agad ako. Kunyari ako, nagsisimula pa lang ako mag-vlog, napakadaming benepisyong mapupunta sa amin. Mm-mm. Dahil wala namang kinukuha sa amin. Exactly. Number one, walang kinukuha sa amin. Totoo. Ang meron lang, binibigay sa amin. Exactly. Nagbibigay tayo ng value, nagbibigay tayo power. Ng opportunity. Power. Power talaga. Power. So anyway, balik tayo dun sa ano naman yung nabago ng content creation.